Gagawa po tayo ng tutorial kung paano i-adjust ang valve clearance ng Toyota L engine. Kasi iba ang Toyota 2L dito sa Toyota L. Ito yung kaunahan na engine na inimbento ng Toyota doon sa L family series. So mas advanced ang Toyota 2L kaysa dito. So may request kasi na gagawa ko ng tutorial. Sa totoo lang, wala kang makita sa internet kung paano i-adjust ang valve clearance ng Toyota L. Sa katunayan din naman, iba't iba ang alam ng mga mekaniko sa valve clearance dito. May nakonsulta na akong dalawang nagsabi na ang valve clearance ng Toyota L ay parehong 16 ang intake at saka exhaust. Pero may iba na iba ang alam din. Ako'y hindi sumasang-ayon doon sa sinabi ng dalawa na pareho ang 16-16 sa exhaust at saka intake. Dahil nasubukan na yon. Matagal na mekaniko yung nagsabi nun. At pinagawa ko sa kanya yung sinasabi niya na valve clearance ng engine na ito. Ay hindi yon ang tamang talagang valve clearance niya. Dahil na-testing ko mula doon sa pagka-adjust ng valve clearance hanggang sa umuwi ako ng more than 20 kilometers ang distance, ay talagang naawa ako sa makina. Kaya aking ipapakita ngayon kung paano i-adjust para naman yung gustong mag-aral, kung meron pa silang engine na ganito, ay kaya nilang i-adjust kasi madali lang naman eh. So tingnan natin. Unang-una, tatanggalin natin itong radiator. So, ang mga tools na kailangan natin ay 19mm socket para sa pagpapaikot ng crankshaft. Tapos, screwdriver. Luwag paluwag dito sa clamp niya. Tapos, ang 14mm wrench na pangluwag dito sa head cover. Tapos 12mm wrench na pangpaluwag doon sa nut ng para doon sa valve clearance na i-adjust. At saka ito 10mm tatanggalin yung fan ng radiator. Ito sa takip na ito, hindi na kailangan tanggalin lahat. Dalawa lang naman tornilyo ang tatanggalin dito. Kailangan tanggalin ang i-disconnect ang baterya kasi minsan may disgrasya eh. Okay, pwede na natin tanggalin itong head cover. Yan.
Ang firing order ng engine na ito ay 1, 3, 4, 2. 1, syempre, dito sa harapan. 1, 3, 4, 2. Dahil wala akong eksakto na 16mm at saka 26mm, ang gagamitin ko ay 15mm at saka 25mm. Susukatin ko sa 15mm, pero ano din, isukat ko yung 17mm kasi 16 ang dapat intake niya to. Kaya pag lusot sa ano, maluwag sa 15mm, pero hindi papasok ang 17mm. Dapat hindi papasok yung 17mm kasi kung pumasok yung 17mm ay hindi na 16mm yon. Okay, meron pa lang isang tip. Paano mo i-determine ang exhaust at saka intake? Ito yon. Exhaust manifold natin. Apat. Kasi ano ko yan. Yung katapat nito, apat na ito, yun yung exhaust. So, ito, 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 at saka ito. Yung nasa pagitan ng exhaust manifold, yun yung mga intake. Ngayon, may iba na dito sinusukat, pero iba ang sukat pag dito ang sinukat mo. Subukan natin. Yung 15mm dito, dito pag sinukat mo, iba na ang layo. Ang luwag-luwag dito. Ayan. Kahit ipasok mo pa yung 17, maluwag ang 17. Ipasok mo ang 25, pasok. Pasok ang 25. So, iba talaga dito. Hindi dito ang sukatan ng clearance, kundi dito. Iba dito. Dito ang dapat. Ang pagpapaikot natin ay clockwise dahil yan ang direksyon ng engine. So, sundin natin yung pupunta muna tayo sa 1. Titingnan natin kung sa pagpapaikot natin ay masunod yung 1, 3, 4, 2 na firing order niya. Okay, so yan na. Nasa 1 tayo. I-focus natin. Okay. 1. May mark doon na nakikita pag nakatapat na yung ano. Susukatin natin sa intake. Ayaw pumasok ang ayaw pumasok ang 15. At dito naman sa exhaust, ayaw. So, nasikipan. Ang intake na at exhaust natin ay sa 25. Okay, 25. Pero ayaw nating papasukin ang 27 kasi ang hinahanap natin ay 26. Ayaw pumasok ang 27 pero maluwag ang 25. Sa intake naman, ipasok natin ang 15. Ayaw. Tapos subukan natin ang 17. So ayaw pumasok ng 17, okay lang yun.
Kahit maluwag ang 15, basta ayaw sa 17. Sa 15. Okay. So, yun po. Dapat ang kasunod niyan pag inikot natin ay 3. Kukunin natin. Parehong nasa flat area ng camshaft, hindi yung isa ay nasa bukod. So, nagagalaw silang dalawa. 15. Okay. 17. Ayaw. So, tama yan. Nasa 16. Tapos sa exhaust naman, 25. Pumasok, pero medyo masikip. 27. Iwaglogan natin ng kaunti. Four ang kasunod. Tapos sa 27. Okay. 15. Maluwag na 15. And then 17. Okay. So okay naman yun. Kasunod ngayon ay 2. Tignan natin. Ito ang kasunod. Ayan. Tama. Intake 15, maluwag. 17, ayaw pumasok. Okay na yun. Exhaust, maluwag sa 25, pero ayaw pumasok ang 27. So, okay na yun. 26 at saka 16. So, na-adjust na natin ang valve clearance. So, sinunod natin ang firing order, inilagay natin sa 1. Tapos, nung inikot natin,
ang sumunod ay 3, kasunod na ikot ay 4, and then last yung 3 pala doon, hindi dito. 3, tapos 4, at 2 yung uli dahil yun ang firing order niya. Pag counterclockwise ang pagpapaikot mo, hindi masunod yung 1, 3, 4 to. Iba yung magkakasunod. Pero pareho din. Kung pwede mong i-reverse ang ikot, ay pareho din. So, yun lang ang simple na pag-a-adjust ng valve clearance ng Toyota L. Sana may natutunan kayo sa aking demonstrate ngayong araw. So, wala na tayong kalimutan siguro dito, ay balik na natin. Okay. Pag-inescribe po natin ang sasakyan at tama yung pag-adjust ng valve clearance, kaya may yung tinatawag na noise, ingay ng engine. Pag ang engine ay maugol, ibig sabihin maluwag ang pag-adjust, hindi tama yung valve clearance. Pero pag ang engine naman ay walang ugong, halos na ririnig mo yung kalansin ng pag-andar ng makina, ay masikip. Kaya kailangan tama ang valve clearance para sa tamang hugong, tamang ingay at sa tamang power. Maraming salamat.